Hinikayat ang Korte Suprema na kumilos laban sa sinasabing red tagging at pagbabanta laban sa isang hukom. Sa joint statement na nilagdaan na 200 profesor ng University of the Philippines College of Law, partikular na tinukoy ang pahayag at pagbabanta ni dating NTFL-CAC spokesperson Lorraine Badoy laban kay Judge Marlo Malagar Mendoza dahil sa pagbasura nito sa petisyon na layong ideklarang terorista ang CPP-NPA. Iginit po ng grupo na kumilos ang Korte Suprema para maiwasan ang kaparehong insidente. Nagukat ang issue sa social media post ni Badoy kung saan inakusahan nito si Mendoza na nag-aabogado para sa CPP-NPA. Nagbanta rin itong papatayin ng hukom dahil sa pagiging kaalyado ng komunistang grupo. Pero iginit ni Badoy na hindi niya tinakot ang hukom at sinabing hypothetical scenario lamang ang kanyang mga pahayag.